Stephanie, paano ka na-inspire sa pagiging down-to-earth ng iyong coach na si Miss Sarah? Siguro po kasi kapag nakikita ko po siya, and siguro po pag nakikita natin siyang lahat na wala sa stage, parang hindi na po akalain na isa siyang pop star royalty na sobrang sobrang simple na po in person na yung sa pananamit niya, sa kung paano po siya makisama sa tao. Sobrang, doon pa lang po parang makikita mo na talaga na sobrang siyang, yes, down to earth. And yung idolahin po talaga ng mga, yung mga gustong marating or ma-achieve yung mga na-achieve po ni Ate Sarah. Kaya, parang alam niyo po yung maisip niyo na gusto ko siyang, gusto ko maging siya someday. Pero ito, bukod sa unforgettable na samahang nabuo niyo noon, may natanggap ka rin na hindi mo rin malilimutan. Opo. Unang-una po yung necklace na nakuha po namin sa blind auditions. Ayan po. Kasi hindi ko, pero nasa akin pa rin po talaga siya hanggang ngayon. Siyempre, yun po yung pinakaunang parang remembrance ko po sa first nat TV competition na sinalihan ko. And siyempre, galing po sa isa sa mga idol ko. So, iniingatan ko po talaga siya. And yung pangalawa naman po, yung lumabas po tayo noon after ng The Voice. Tapos, tinreat niya po kami ng mga Team Sarah. Yung ilan po sa mga Team Sarah na nakapunta na binila niya po na shoes. Ayan po. Ayan yung ang ganda. Kahit hindi na yung po siya kasha. Yung kwintas na sa Laguna. Opo. Sobrang pag-iingat daw ni Stephanie, hindi mo rin ginamit ang shoes. Hindi po masyado. Pag ano lang, yung pag di umuulan and pag malapit lang po. Ngayon hindi na siya kasha. Natabi mo na lang. Pero nakatabi pa rin po siya. Pa-frame natin yan. Eto pa, Zef, meron din daw kakaibang effect sa'yo si Sarah. Lalo na nung time na sa competition, napanghihinaan ka ng loob. Yun nga po, siguro yung mga natutunan ko nung, yung mga in-advise po sa akin ni Ate Sarah nung sa The Voice pa lang po, na parang kung hindi nyo time ngayon, huwag kayo agad susuko. And, naiiyak. Siguro, yun nga po, parang wait, mag-wait ka lang sa yung tamang panahon na para sa'yo kasi bata pa lang daw po kami noon tapos marami pa kaming ma-experience. So, huwag kaming susuko and parang gawin lang namin yung best namin and hintayin yung tamang time na ibibigay ni Lord. So, may tamang time para sa bawat gusto natin. At nangyari, diba? Okay. Ang bongga. Yes. Kasi this coming November, ano yung feeling, Stephanie, na guest mo na si Sarah? Dati sa kumukontest ka lang, ngayon, concert mo na at si Sarah ay guest mo. Oo nga po. Sobra po kung hindi makapaniwala nung nalaman ko po na pumayag si Ate Sarah na maging part ng concert ko. Kaya ngayon po, personally, gusto ko po mag-thank you for anytime. Parang accepting kasi siyempre, kahit pa paano po naging part po talaga kayo ng journey ko sa ever since The Voice hanggang Idol. So, gustong-gusto ko po talaga yung mga tao na tumulong and makasama po sa concert ko. And yun nga po, mangyayari po siya. So, sobrang excited po. Thank you so much. Maganda!